Magandang hapon sa lahat na nasa loob ng Zoom room at sa lahat ng sumubaybay sa atin sa live streaming. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At nawa ang araw na ito ay magiging panibagong pagkakataon para sa dagdag natin na kaalaman at dagdag na sigasig sa ating paglilingkod. Allow me to proceed sa nasabing presentation at hopefully ay ito ay makapagbigay sa atin ng dagdag na kaalaman at it will do justice sa aking part at sa justice sa lahat ng sumusunod sa atin sa hapong ito. Pero nais ko munang balikan yung para masituate tayo sa ating pag-aral yung mga objectives ng ating online study series ng Pastoral Care. Una nga, kabahagi ito sa ginagawa ng ating Obispado Maximo na mag-provide ng mga opportunities para sa greater number ng ating mga members sa dagdag na kaalaman at skills pati ng pastoral care. Tapos atin ding hinahangad na ang pag-aaral na ito ay magtulak sa atin to explore the meaning and the implication ng pastoral care. At mamaya, ulitin ko yung kung aabutin tayo ng oras doon sa bahaging iyon, pag expound kung ano yung pastoral care as we understand as the activity undertaken especially by representative Christian persons directed towards the elimination and relief of sin and sorrow and the presentation of all people perfect in Christ to God. Ito ay siyang sabihin na natin ang standard na definition ng lahat ng mga writers at mga involved sa pastoral care. Hindi lang sa Europe, kung hindi sa North America at pati na sa maraming areas sa Asia, pati na ang Pilipinas. Tapos ang pangalawa nating expectation na makapag-equip tayo ng mga sa ating mga participating clergy and lay sa nasabing ang knowledge and skills para makapag-undertake sila ng epektibong pastoral care. Ang sinasabi natin yung established na traditional na pangangalaga sa simbahan. Kaya nga yung ating mga ministro, tinatawag nating mga cura animarum or the cure of souls. Tapos mamaya, ulitin ko kung abutin tayo sa part na yun, ay atin ding ma-expound ano yung mga standard acts of pastoral care. Katulad ng healing, the act of healing, act of sustaining, act of guiding, the act of reconciling, at yung isa pa na hindi ko naisulat pala dyan, yung the act of nurturing people. Tapos ang pangatlo nating expectation na sa pamagitan ng series na ito ay ating mapakilos yung ating mga clergy and lay para makapag-establish ng mga pastoral care programs o kaya makagawa ng mga pastoral activities sa ating mga members and congregations na inaasahan ng ating simbahan. Kasi nga ang pastoral care ay ito yung first responsibility ng mga ordained people. Tapos ngayon, we encourage the lay to take part in that responsibility. So ang una nating layunin na sa ating mga natutunan, yung ating sanang mga clergy at lay makagawa ng mga pastoral activities sa ating mga members at congregation. At ang pangalawa, among institutions. Ang ating pong mga parokya, mga dioceses ay maraming mga schools, maraming mga hospitals, maraming mga prisons, maraming mga birth centers, maraming mga care centers,
mga factories, mga paggawaan at iba pa na maari din magiging venue ng ating mga pastoral care. Tapos ang pangatlo na target among communities. Ang mga parokya natin ay sa mga paligid ay mayroong mga communities of the urban poor, farmers, workers, communities ng mga fisher folks, mga migrants, mga seafarers. In fact, I know sa meron tayong isa, dalawang parokya somewhere in Antique na majority ang mga members ay mga seafarers. May mga community din, ang mining communities at saka mga lumad communities. So bali tatlo yung ating pinapangarap na ating maabot. Ang ating mga members at congregations, ang mga institutions at mga communities. Kaya sana yung ating usapan ngayon ay makapagbigay initially ng linaw kung ano yung pastoral care sa ating pang-unawa. At ang unang layunin ng presentation na ito ay makapag-provide tayo ng functional understanding on what pastoral care is all about. Sa pamagitan ng pagbibigay ng mga points, mga highlights o kaya mga insights about this subject from prominent writers. Banggitin ko na rin na yung ating input is drawn largely sa mga natutunan natin sa ating mga trainings ng CPE. Ang inyo pong lingkod ay mapalad na noong seminary days ay na-involved sa clinical pastoral education at yung aking ang base ng aming personal ko base ng aking training ay ang St. Luke's Hospital at ang National Children's Hospital. Tapos meron ni akong mapalad niya kung nagkaroon ng isang term na deployment sa Birmingham Hospital sa Birmingham City sa UK. Tapos, sa mga ating natutunan sa ating pag-aral sa pastoral studies at sa pastoral sociology. Kaya ang lahat na ito ay ating inipon plus kasama yung ating mga natutunan sa ating mga readings on the same subject ngayon at sa mga nakaraang mga araw, nakaraang mga panahon. I-highlight lang natin na ang in understanding pastoral care, meron siyang kahirapan. Hindi siya madali dahil marami sa mga writers ignore to discuss the nature and the meaning of pastoral care. For example, maraming mga authors sa mga books produced by the SPCK. Siguro marami sa atin ang nakakaalam, itong SPCK, ito yung Society for the Promotion of Christian Knowledge. Ito yung mga nagproproduce ng mga maraming libro intended sa third world countries o sa mga south churches. In fact, marami to sa library natin sa St. Andrews, library natin sa Acts, and hopefully sa library natin sa St. Paul's. At noong una, alam ko, maraming mga kopya nito sa NPO Resource Center. And I do not know kung saan na napunta yung mga librong iyon. Ang mga authors ng mga nasabing mga libro ay unfortunately take it for granted to discuss the nature and the meaning of pastoral care. They fail to define ano yung pastoral care. Halimbawa, may isang libro ako from SPCK na lagi kong ginagamit sa diocese at in fact, mga pari nito ay gumagamit din yung Feed My Sheep ang title niya. Pero immediately, nagbabanggit siya ng mga kapamaraanan na paano gawin ang pastoral care o pastoral ministry but never defining it. Kasi para nga sa mga authors, ang pastoral, ina-assume nila na alam na ng mga tao, alam na ng taga-simbahan, alam na ng mga clergy na gumagawa nito ano ang pastoral care. Kaya no need
meron silang assumption that there is no need to define anymore kung ano ang pastoral care. Other writers naman explore the subject by the way of providing definition and discussion. Halimbawa, isa sa mga well-known sa ganitong paraan ay yung isang theologian, ang pangalan ay si Alistair Campbell. Sinulat niya yung libro na ang pamagat Rediscovering the Pastoral Care, kung saan siya ay tinalakay niya ang issue hinggil sa recovering ng pastoral care in the life and work of the church. Pero sa buo niyang pagtalakay, he failed somewhat to provide a clear definition ano yung area o anong area sa pastoral care that he was rediscovering. So parang nagiging general yung kanyang pagpapaliwanag sa discussion ng pastoral care. Tapos meron ding namang mga ibang authors na nag-come up ng mga summary definitions of what they understand pastoral care all about. Kaya lang, yung kanilang discussion, ang mga definition nito ay parang mahirap na abutin o unawain. Halimbawa, sa case ni ng isang writer, ang pangalan niya ay si William Arnold. In his book, Introduction to Pastoral Care, nag-present siya ng isang definition, pero isa namang vague, isa namang incomprehensible na definition. In fact, sabi ng isang critic, ang kanyang definition na ibinigay on pastoral care is indigestible. Parang hindi ka matutunawan o hindi mo maunawaan ang ibig niyang sabihin. Kasi halimbawa, ang sabi niya, ang pastoral care daw ay attempt to bring theology or the good news to bear in a relationship where one is known as a member of priesthood of all believers and seeks to care in a manner that is sensitive to the other person or persons and faithful to the theological commitments which have brought them together. Kung ako tatanungin niyo anong ibig niyang sabihin, hindi ko nga rin maarok yung kanyang definition. Kasi parang sinasabi niya na ang theology o yung gospel ay dapat magkaroon ng ugnayan o relasyon doon sa sinuman na kabahagi ng tinatawag natin yung priesthood of all believers, yung lahat ng kasapi ng simbahan. Upang yung gumagawa ng pastoral care at yung kanya daw mga target persons ay magkaroon sila ng commitments sa iisa at parihong pangunawa ng mga basic principles ng pananampalataya o ng theology. Kaya sabi nga ng maraming writers, very incomprehensible, indigestible yung kanyang definition na ibinigay. Maintindihan natin yung difficulty to discuss or define yung mga basic concept ng pastoral care. At meron siyang mga several factors. Yung una, na ang pastoral care is a matter of doing, not thinking. Kaya, mas maigi sa pastoral care na isagawa siya kaysa iisipin at ilalagay sa papel kung ano yung naiisip o ano yung pagkaintindi mo sa pastoral care. Mas madali at mas malinaw na maintindihan ang pastoral care kung siya ay ating ginagawa. Ang ibang mga writers ay tinatawag to na pastoral pragmatism.
ang ibig sabihin, binibigyan ng pansin, ng diin, yung mga aksyon o mga activities hinggil sa pastoral care. Tapos pangalawa, ang pastoral care cannot be a concept that would accommodate everything or will hold every aspects ng pastoral ministry o kaya ng theology without giving attention that there is a need to pinpoint ano yung precise na understanding or action related ng pastoral care. Dahil nga sa sobrang niyang lapad, sa sobrang niyang lawak, lahat na lang pwede nating isama under the banner or under the concept ng pastoral care at nakakalimutan natin mag-identify ng mga precise na mga premise or thesis o kaya action relative ng pastoral care. Tapos ang another difficulty kasi ang pastoral care has a multifaceted nature as it is practiced. Tulad nga ng sabi ng mga pastoral pragmatist na mas maganda siya pag isinasagawa, mas maganda siya pag binibigyan ng aksyon. At ang mga aksyon na ginagawa natin, ang mga activity natin na pinagagawa ay marami. Kaya ito'y nagbigay, it has given many faces ng pastoral care. Kaya tuloy nakapagdagdag ng difficulty to define it kasi nga ang dami na niyang mga mukha. At ang kanyang yung mga maraming mga mukha ay parang napakahirap na ilagay mo sa isang frame, sa isang larawan. Tapos yung another difficulty factor, bakit difficult siya na mag-define o kaya mag-discuss, kasi yung actual nature ng pastoral care is perceived to be tight or closed for analysis and definition. Dahil nga pag ang mga activities ng pastoral care ay isinasagawa mo, nandiyan na siya. So kung nandiyan na siya, parang napaka higpit na niya na nakasara na parang ang pag-analyze at ang pag-define nito ay mahirap na. So ito yung mga areas na o mga factors that contributed bakit para sa maraming mga writers katulad ng nabanggit ko sa unahan ay mahirap i-discuss o i-define ang pastoral care. Mabuti na lang, merong isang writer recognizing sa difficulty nga pag-define o pag-discuss ng pastoral care, si Michael Taylor, isa namang writer at duda ko isa to siyang pari, sumulat ng isang libro na ang title ay Learning to Care. At ang approach niya to discuss pastoral care ay nakakaiba dahil ang ginawa niyang approach ay he was telling stories. At sa context ng kanyang libro, six stories na nagpapaliwanag ano yung pastoral care. Kaya yung kanyang pamaraan ay naiba dahil he was using life stories ng mga tao na gumagawa ng pastoral care o kaya being recipient ng mga caring acts. At ang mga kwentong ito ay naglalarawan para sa kanya ano yung pastoral care. And by putting them together, the six stories provide a bigger picture of what pastoral care is built up. Tapos meron namang ibang writer na nakita nga yung difficulty to define or discuss ng pastoral care as it is, ay nag-propose. Nasabi niya, the best way to understand pastoral care
is to take a journey of its history. Kaya dahil para sa kanya, history is crucial to identify ano ang pastoral care at ano yung mga gawa, mga acts, mga activities within the pastoral care. And a glance at the history ng pastoral care may help us to construct some picture, some boundaries, some framework for the definition ng pastoral care. At isa sa mga well-known na writer on this approach ay si Thomas Oden. At ang sabi niya, at mukhang may sense ang sinasabi niya, dahil in his book, ang sabi niya, tayo daw mga gumagawa ng pastoral care o pastoral ministry o kaya in general tayo sa loob ng simbahan ay nagkaka-develop ng a kind of amnesia. Dahil ating nakakalimutan na ang ating Christian tradition is swamped with many concerns, many theories, many techniques kung ano ang pastoral care. Dahil sabi nga niya, ang pastoral care o yung cura animarum ay gawain ng simbahan mula pa noon. At ito yung basic feature ng buhay ng Christian community from earlier times. Sabi niya, ang content at nature ng mga pinaggagawa natin have become part ng mahabang kasaysayan ng pastoral care. At kung balikan nga natin yung history ng pastoral care, marami tayong matutunan at higit sa lahat, we could get some definition kung ano ang pastoral care. In the course of time, mayroong dalawang American authors na ang pangalan ay si Cleves at saka si Jekyll na sumulat ng libro na ang pamagat Pastoral Care in Historical Perspective. At sa kanilang libro, sila ay gumawa ng historical survey ng mga activities undertaken within the so-called subject ng pastoral care. At ang kanilang survey ay came out ng mga listahan kung ano yung mga common, kung ano yung mga categorization ng mga activities na pinagagawa ng simbahan ever since along at through the years ng kanyang paggagawa ng pastoral care. So meaning at the start, kung kailan man yun at patuloy sa panahon natin ngayon, ang mga activities na pinagagawa ay kanilang kinategorize. At tuloy ang sabi nila, ito yung basic feature ng mga activity ng under ng pastoral care. Kaya ang sabi nila, ito ay may mga elements of healing. Ito ay may elements of sustaining. Ito ay may mga elements of acts of reconciling, guiding, at nurturing. Ito yung limang categorization nila sa lahat at dami ng mga activities na pinagagawa ng simbahan mulat sa pool. Tapos, they argued na itong mga elements ng pastoral care ay ating mapansin na ang isa predominates the others at a given particular time. So halimbawa, sa panahon daw ng persecution ng simbahan, yung act of sustaining Christians, yung very dominant. Kasi nga kailangan mong i-sustain ang mga Kristiyano sa panahon ng panggigiit, sa panahon ng panunupil, sa panahon ng persecution. At siguro malaking lesson para sa atin sa ating panahon ngayon. Kasi nga, we are under repression sa isang government natin na could not stand
against sa criticism ng kanyang sambayanan. At dahil isang insecure na government, ang kanyang response ay sopilin, gipitin yung mga nagbibigay sa kanya ng criticism. Kaya tuloy ang mga affected, marami ang mga affected. Kaya ang isang napakadaling gawin ng simbahan natin ay mag-provide ng acts of sustaining our people so that they can overcome or they can weather through sa repression. Although itong mga sinasabi, assertion ni Cleves at Jekyll ay very arbitrary, pero meron siyang broad elements kung ano yung mga activities or acts within pastoral care na valid at makakatulong, very helpful for us sa ating mga efforts to engage seriously ng pastoral care. Ang historical approach ng pagtalakay o pagbibigay ng definition ng pastoral care has somewhat provided us ng mga basic tawagin nating basic elements ng pastoral care. Una nito ay siya nag-involve ng mga particular acts of Christians or acts of pastoral carers. At ang mga acts na to ay revolve around helping Christians overcome sin in themselves and in the Christian community. Kumbaga, isa sa mga area ever since na ginagawa ang pastoral care ay yung area ng individual and corporate discipline upang ang mga members nga natin ay maturuan on how to conduct their lives according to the precepts ng ating Diyos o kaya ng ating simbahan. Tapos yung isang area din ay yung building up the church community. Kaya yung mga activities that were geared up to build up, to strengthen the church community, sabi ng dalawang authors, ay kabilang sa mga gawain ng pastoral care. O kaya, yung mga gawain to comfort and support Christians during times of personal or corporate sorrow. Ito yung ministry of consolation, yung pakikiramay. At hindi lang basta pakikiramay, kung hindi pag journey noong mga namatayan, those who lost lives ng kanilang mga mahal sa buhay para makapag-overcome doon sa kanilang grief at bereavement. Kasi yung grief, pag unattended siya, it will result to other negative emotions or negative effects sa buhay ng tao. Tapos yung another area naman, yung giving spiritual direction and guidance about the inner life. Ito yung sinasabi natin sa ating panahon ngayon na counseling, spiritual counseling o kaya anumang form ng counseling na ang purpose nito magbigay ng direction, magbigay ng guidance sa tao tungkol sa anumang bagay o anumang decision na kanyang gagawin o tatahakin sa buhay. Tapos, yung isa ding area kung saan nakikita natin na ever since ang simbahan ay gumagawa na ng pastoral care ay yung protection na ginagawa ng Christian community doon sa mga tao, hindi lang sa kanyang mga members, kung hindi sa general membership ng community para protektahan sila from external threats. Sa lumang panahon, sa unang panahon, ito yung mga invasion ng mga kaaway o kaya persecution ng mga grupo which were against
or attacking the Christian faith. Tapos isa din sa nakikita natin na pwedeng maihanay yung mga marami nating pinagagawa under pastoral care, yung hanay sa gawain on healing. Yung healing includes yung spiritual healing, includes yung sacramental healing, includes yung natural methods ng healing. Ngayon, meron tayong tinatawag na psychic healing. Siguro sa unang panahon, meron na to. Hindi lang siguro very prominent, pero masasabi natin na magiging kabilang sila sa mga various acts na pinagagawa ng simbahan or mga clergy ng simbahan para magbigay ng pastoral care sa mga tao o kaya people in the communities. So, it can also be said na ang pastoral care, hindi lang siya nag-involve sa mga particular mga gawain, it revolve particular activities around recognized pastoral ministers o church leaders. Doon sa nasabing survey, ang dominant na person na gumagawa ng pastoral care ay yung mga ordained ministers. Kaya nga, cura animarum, yung tawag ng ating mga cura o mga pari natin o kaya mga bishops, dahil nga yung kanilang first responsibility is to for the cure of souls or for the pastoral care ng ating mga members. At itong mga gawain nito kaya could be reflected sa mga pinagagawa nila. Halimbawa, hearing confessions. Yung pakikinig ng mga pagkukumpisal ng mga members. Sabi ng dalawang authors, kabilang to sa mga pastoral activities. Giving advice and counsel, both spiritual, practical, verbal, and in writing, ay isa ding kapamaraanan ng pastoral acts. Tapos yung offering consolation to the needy and giving them practical help. Ito din ay isa sa mga ginagawa ng simbahan o kaya ng clergy natin na ating masasabing ekspresyon ng pastoral care. O kaya yung pagbibisita ng mga tao o ng mga members natin sa kanilang mga tahanan o kaya sa mga bilangguan o kaya sa mga hospital. Kaya noon pa man ay ito na yung mga principal responsibilities ng ginagawa ng ating ng simbahan o kaya ng ating mga clergy. Kaya hindi tayo dapat magtaka o yung ating mga clergy ay dapat hindi magtaka na poporsigihin sila ng kanilang mga bishops na magbisita sa mga members, magbisita sa kanilang mga sa mga tahanan ng ating mga member o kaya gumawa ng mga pastoral visitation sa mga anumang areas na kailangan yung presence ng pastor o ng ministro. At ito din, atin ding makikita na ang mga clergy natin mula pa noon ay engaged din sa healing at curing ng mga diseases, either using medicines or other means o kaya using the sacraments as a way of healing. Sa atin sa IFI, malakas yung tradisyon na basta pari ka ng IFI, marunong kang manggamot. At ito yung isa sa mga effective na area kung saan ang Iglesia Filipina Independiente ay very close sa mga puso ng ating mga members o ng ating mga tao. Na dahil nga, pinapractice din natin yung healing at marami tayong mga ministro na gifted ng healing. Tapos,
yung pagsasagawa ng mga educational activities ay maari din o kabilang din sa mga tinatawag nating mga activities that could be taken under pastoral care. Tapos yung mga caring ministry, both within and outside the Christian community. Halimbawa sa loob ng parokya, yung ating pangangalaga ng mga members natin na mga kapos sa buhay. At pwede natin siyang i-extend sa labas ng community kung saan marami din. At sa ganitong kapamaraanan we were able to serve both within at without the church dahil sa ganong initiative. O kaya pagsasagawa ng mga social and political roles to advocate or to carry the interest or the agenda ng community o kaya ng society o kaya ng ibang sectors ng ating lipunan. Noon ay ginagawa na to, kaya yung ating mga members ay dapat hindi magtaka kung bakit yung ating mga clergy ay gumagawa ng mga advocacy, sumasama doon sa mga struggle ng ating mga ng sambayanan, dapat hindi magtaka. Magtaka dapat ang ating mga members kung yung ating mga pari ay nasa loob lang ng kumbento, hindi lumalabas, hindi sumasama. Doon sila dapat magtaka kung anong pinagagawa ng tinatawag nating mga pastor, and yet do not play a pastoring responsibility sa maliit man o kaya sa malawak man na grupo ng mga tao. O kaya yung pinaka-common, yung pagsasagawa ng mga pastoral offices at crucial points in the lives ng mga individuals. Ito yung mga, halimbawa, yung mga funeral o kaya yung mga anointing of the sick o kaya yung pagsasagawa ng mga counseling at orientation seminar sa mga gustong pumasok ng sakramento ng kasal. Yung mga activities related doon sa funerals, related doon sa sick, related doon sa pumapasok sa kasal o kaya gustong tumanggap ng binyag na binigyan natin talaga, pinag-aksayahan natin ng panahon para makaturo o kaya para makibahagi sa kanilang mga karanasan o kaya sa mga experiences nila dahil nga sa loss of their loved ones, ay pamaraan ng mga pastoral activities na mula pa noon ay atin nang nakita na ginagawa ng simbahan. Nasa kalagitnaan pa ako ng ano, pero dito ko lang muna tapusin para makapagbigay si Bishop Tagod ng kanyang input. Pero I would like to end na yung pag-survey natin ng history ng pastoral care, na ating makita yung dalawang o kaya tatlong bagay. Nauna, ang pastoral care ay parang ang pastoral care ay may mga activities na naglalarawan na ang pastoral care ay isang pluralistic na gawain. Ibig sabihin, marami siyang mga ginagawa. Ang pastoral care din ay variegated, meaning iba't iba ang gumagawa nito. So hindi lang ordained ministers, dahil mula pa pala noon ay may mga lay na na-involve at may mga particular na mga tao trained para sa ganitong gawain ng pastoral care. At higit sa lahat, flexible ang pastoral care. So kung ano man yung need o circumstance na sumusulpot, doon
tayo gumagawa ng appropriate response para nga makapag-minister. So ating ulitin, ang pastoral care, as we have surveyed through the years ng mga activities na ginagawa ng simbahan, one, we could see na it is pluralistic. Pangalawa, it is variegated. At pangatlo, it is flexible. Tapos yung pangalawa niyang identifying mark na ang pastoral care ay meron tayong ma-distinguish na core elements of activities ng pastoral care. At yun nga yung lima na nabanggit ko kanina. Yung healing acts, yung sustaining acts, yung reconciling acts, yung guiding acts, at saka yung sustain, nurturing acts na pinagagawa ng simbahan o kaya ng mga ordained people o kaya ng mga tao na gumagawa o nag-administer ng pastoral care. Tapos, ang pangatlo na pwede nating ma-sum up doon sa pagtingin sa pastoral care in the hope that we could come up some clear discussion and definite definition ng pastoral care ay throughout the history ating makikita na ang iba't ibang bagay na ating na-identify, yung mga identifiable core elements at saka yung kanyang nature being pluralistic, variegated and flexible ay nakakatulong doon sa ating pangunawa sa definition ng pastoral care in our contemporary or modern times. At hanggang dyan lang ako, mahaba pa yung susunod at sayang naman kung aking umpisahan pero hindi matapos at tuloy I could deprive Bishop Tagod sa kanyang presentation. So at the moment, I would pause on that point para sa to give way sa kay Bishop Tagod sa kanyang presentation. And I hope yung ating mga nakikinig have taken notes para mamaya this presenter would be very happy na tugunan yung kanilang mga katanungan o kaya yung kanilang interest for further explanation. Kaya salamat po sa inyong pakikinig, pagsunod at muli isang napakagandang hapon at mapagpalang araw sa ating lahat.